And start recording mga kalapida, welcome sa isa na naman reaction video. Eh, patulog na sana tayo, tas dumaan to sa ano eh, sa TV. Dumaan sa TV, naglalakad. Okay? So, eto yung video ni Peps TV. Diba? Eh, dito natin na natin makikita, may kanya-kanya talaga tayong opinion. Meron tayong pwedeng nagkakaisa tayo, saan? Against sa pagsusugal. 'Di ba? So walang problema doon, walang issue. So doon medyo nagkakaisa kami. Pero dito sa topic na 'to, hindi ko alam kung hindi ba nakikita ni Peps TV yung katotohanan o nagbubulag-bulagan lang siya. 'Di ba? So issue hindi tao. Kung sasagutin niya edi goods, kung hindi eh nasa kanya na 'yan. Pero syempre, yung reaction video na 'to, may hugot tayo dito, may hugutin tayo mga ebidensya na kung saan itong video ni Peps TV ay kaya nating hindi patotohanan na mali. Okay? Kasi yung syempre bias kay Rapi Tulfo tong video na ilalabas niya. Tignan natin kung ano yung totoo at kung sino nagsimula ng chismis. Okay? Panoorin natin tong video niya. Yung pinaubad ni Aura ng t-shirt. Buti na lang mga Lodi, ito si Senator Rapi Tulfo ay gumawa ng paraan para po malaman po natin talaga ang buong istorya. Panoorin niyo. Buti na lang nalaman daw natin, gumawa si Rapi Tulfo. Para malaman daw natin yung katotohanan. Sino ba yung nagmukhang tanga at na kuryente sa balita? Si Rapi Tulfo, di ba? Anong gina-justify nila dito? Una nga, kakampi niya si Aure. Ano ba, hindi mo napanood to? Ito po ang video na mga na-interview po nila Senator Rapi Tulfo. Eh, yung video na yan, naguhugas kamay na lang si Rapi Tulfo, no? Ngayon, pinag-iinitan niya si Aura. Ano, kasi nabas siya dun sa ginawa niyang una? So, yung video was when, yun po. Kailangan ba, simulan natin ulit, balik natin sa umpisa. Kung anong ginawa ni Aura tsaka anong lalaki at kung anong ginawa ni Rapi Tulfo at kung legal ba yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Pati yung chief of police pinahiya niya. Sasabihin mo, tama. Example ang galing yung pinaubad ni Aura ng t-shirt mo si Mark. Inugad na po yung damit, itinulak po ni Mama Aura si Mark. Gusto mo ni Mama Aura po, marubad pa po yung pants po ni Mark. Tapos po, Facebook page! Pero tamang bias, tatalakayin ngayon mga Lodi. At may ginawa po si Senator Rapi Tulfo yung ginawa niyong investigasyon. Po kayong bama po dito si Senator Idol Rapi. Pasensya na po sa ating mga kapulisan na hindi ko naman po sa nila lahat. Pero tama po dito si Senator Idol Rapi Tulfo sa ginawa niyo po kasing investigasyon, parang nagmumukha po siya naggawa ng investigasyon. Diba sinabi niya hihingi lang siya ng update? Ngayon, investigasyon na niya yan. Ano to? Lokohan? Tuloy. Yung bias dahil porque ba LGBTQ si Aura eh, anong naging bias, parang anong bias sinasabi mo, saglit hindi nga hindi ko naman po sa nila lahat. Pero tama po dito si Senator Idol Rapi Tulfo sa ginawa niyo po kasing investigasyon, parang nagmumukha po kayong bias dahil porque ba LGBTQ. Sino ba ang bias, si Rapi Tulfo o yung pulis? Pinanood mo ba yung unang video kung paano in-interview ni Rapi Tulfo at bias siya kay Aura? Diba si Aura ang tinitira niya? Bakit ngayon dito tama na yung investigasyon ni Rapi Tulfo? Diba nakuryente siya? Kasama pa si Attorney Garrett. Lalabasan natin ng ebidensya yun mamaya. Tuloy muna natin to. Thank you, si Aura. Eh, ganun na po yung ginawa niyong investigasyon. Yan po ang ano bang ginawa niyang investigasyon ng pulis? Humingi ng update si Rapi Tulfo dun sa pulis. Yung update ng pulis, yun yung according sa complaint ng tao. At yun yung sinagot niya kay Rapi Tulfo. Lumulusod si Rapi Tulfo na maka-against LGBTQ, yun na yun, LGBTQ yung police. Pinalabas lang ni Rapi Tulfo yun. Huwag kami. Tatalakayin ngayon mga Lodi. At may ginawa po si Senator Rapi Tulfo para po matapos na po itong issue na to. At ang ginawa niya, nag-Poncio Pilato siya at naghugas ng kamay. May ebidensya ulit tayo dyan. Tuloy. Sino nga po ba talaga ang may sala? Pero bago po tayo magsimula... Ang may kasalanan dyan, yung chismoso, sino? Si Rapi Tulfo, nakialam.
Diba? Sino may sala? Lumabas na nga sa investigasyon ng pulis kung sino may sala eh. Kaya nga hindi nagreklamo si Aure. Bakit? Kasi alam ng mga tao nung ng mga nakakita doon na si Aure yung may kasalanan. At yun din yung nasa ano ng pulis, nasa report ng pulis, yung humingi ng update si Raffy Tulfo. At ano rin karapatan ni Raffy Tulfo humingi ng update sa pulis dahil sa netizens, inutusan siya ng netizens. Mag-isip. Pagkatapos doon sinagot siya ng pulis tungkol base doon sa complainant. Dahil si Aura hindi complainant, ang complainant yung lalaki. Siyempre kung ano yung nandun sa complaint, yun yung ire-report niya kay Raffy Tulfo dahil humingi siya ng update tungkol sa kaso ni Aura. Tapos ngayon, baligtad. Baligtad ba yung sinasabi mo, Peps? Naririnig mo ba yan? Wala mga Lodi. Gusto ko lang pong i-anunsyo sa inyo at ipaalam okay lang aking trip. Hinihintay ko pa rin po yung response. Hindi TV2, share niyo po itong video natin ko Carms. Dito po sa Peps TV. Ayun na nga po mga Lodi. No? Ipo-forward lang po natin dito po sa pag-interview po ni Senator Raffy Tulfo sa Chief of Police ng Makati. Ito nga po mga... Ipo-forward para hindi na makita yung kasyungahan ni Raffy Tulfo. Tuloy. Mga Lodi, lumalabas po kasi na para po talagang bias si Sir. Bias si Sir? Nagtanong si Raffy Tulfo kung ano yung update. Paano naging bias si Sir? Binastos niya yung police, di ba? Against LGBTQ. Eh, hindi naman yun yung lumalabas doon. Binahiran lang niya yun. Anong mga sinabi niya doon sa police? Baka ikaw, Sir, mahilig sa macho? O anong tawag mo kay Raffy Tulfo? Hindi rin ba ano yun? Pangmamaliit din yun sa pagkatao ng lalaki. Mag-isip ng lalaki nung pulis pala. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na, i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Eh, alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Ay, hindi sir, mali ka dyan sir. Tapos sir, huwag ganun. Palibasa, gay, gusto makita agad ang katawan ng isang lalaki. Siguro po meron pong pinagmulan yung kaguluhan. Dito po nagka... Oo, may pinagmulan, si Aura. Mali, ito po si Mr. Police. Nagkamali siya saan? Dun sa report? Sa LGBTQ ba ang issue dyan? Ha? Peps TV, LGBTQ ba yung issue dyan? Ha? Para baligtarin nyo yung issue? Magkano? Ang isang alak dito sa Boltol. Tuloy. O Edward Cutiog, sa sinabi niya pong dahil gay, eh gusto lang po makita ang katawan nitong machong lalaki. O bakit? Pagka gay ba, anong gusto makita? Yung katawan ng babae? Ha? Para, dalhin nga natin to sa ano. Hindi kasi, eto mga tao kasi na yun, hindi nakikinig ng batas. Makinig kayo ng batas para alam nyo, hindi kayo nagmumukhang tanga na naniniwala na lang basta-basta sa mga nakikita yung mga taing content. At isipin nyo na kayo ay tatamen po kung bakit kailangang magpahubad ng damit tungkol ng dakan mong issue. Ay comment nyo kung ano yung mga sagot nyo sa aking mga katanungan. Okay? O, to Peps TV, pakinggan mo muna to ha. Sa part 2 mo, ang pinangangalandakan mong issue ay tungkol doon sa sinagot ni Police Colonel Cutiog tungkol dun sa tanong mo kung bakit kailangang magpahubad ng damit itong si Aura. Na ang sagot niya ay dahil siya ay gay at gusto niya makakita ng magandang katawan ng lalaki. Ipo si Aura sa isang lalaki na... Yan ha. Partida. Hindi na ako yung sasagot. Abogado na. Tignan natin kung sino mas matimbang yung salita. Kung ikaw o yung abogado. I-request niya na maghubad. Bakit niya gagawin yon? Eh, alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Sinasabi mong homophobic? Ito, doon mo sinisentro ang issue. I-analyze natin yung sagot niya. Ang tanong mo kasi is... Doon niya dinadala yung issue. Okay? Para may mabutas lang si Raffy Tulfo. Para maipagtanggol niya si Aura nung time na yon. Ha?
Sinong nagkamali na interview? Si Tulfo? O yung pulis ang nagkamali ng sagot? Si Tulfo nagkamali ng interview. Bakit? Pinagtatanggol niya si Aura dyan sa part 1 na yan. Huwag nga kami, pati kami, pinagloloko nyo. Bakit kailangang magpahubad, no? Itong si Aura doon sa lalaki. Ang tanong ko, o gay siya? Okay, so assume natin na gay siya. Usually, ang gay, ano ba ang kanilang attraction? Or saan ba sila attracted? I-analyze natin yung sagot niya. Ang homophobic kasi is a term para i-describe na yung isang tao ay may galit. O, kinig ka, Peps TV uli. Para makinig ka batas. Mas maganda, makinig ka batas. Or may mistrust sa isang gay, sa isang lesbian. Sasagot ba ni Police Colonel Cotillog? Homophobic. Nagpapakita ba siya ng homophobia? Hindi. Yung galit sa gay? O, hindi. Hindi ba ang sinasabi niya ay yung ayon lang doon sa kanilang naimbestigahan? Yun. Kasi saan masama yun eh. Para bang gusto niyang hubaran itong si lalaki at nung ayon ni lalaki magpahubad, kinamlot niya. Parang hindi pa ata kapanipaniwala. So, oh, ano hindi ka kapanipaniwala? Nakuryente ka sa balita pati sa abogado mong si Attorney Garrett. Huwag kami. Marami nang namumulat, Peps TV. Doon po natin binase sa investigation po ito. Oh. Apakalinaw, Peps TV, dun binase sa investigasyon. Tuloy natin. Ganito lang po ba talaga, kakitid, mag-imbestiga ang ating... Ganito ba, kakitid, mag-content ngayon si Peps TV. Pagdating sa mga gambling-gambling, okay tayo dyan. Pero pagdating dito, ganito ba, kakitid, mag-content? Tanong yan, ha? Ganito ba, kakitid, mag-content si Peps TV? Tuloy. Ating mga kapulisan, at hindi po nila nakuha ang... Yung kapulisan, binabastos, binababoy. Hindi ka ba na ano doon? Dinedemoralize ng senador nyo? Wala akong magagawa na. Sa Pilipinas ako, senador ko rin pala yan kahit hindi ko yan binoto. Kasi nakita ko na ako ano meron yung ginagawa ng idol nyo. Tuloy! Side po ng kabilang kampo at nag-conclude na po sila agad ng ganito. Sino bang nag-conclude? Si Rapi Tulfo pa rin. Diba? Kinampihan niya si Aura. Hindi niya kinampihan si Mark. Yung LGBTQ na yan, lusot lang yan. Dahilan lang yan para magkaroon ng issue. Pero alam na pag lumabas yung CCTV, durugtong si Rapi Tulfo. Eh lumabas yung CCTV. Kailan siya nag-explain? 2 araw pa? Bakit? Para makahanap ng mga tatayong testigo niya? Utot, wag kami. Mahirap po yung ganun kasi mga lodi, no? Pasensya na po ha sa mga kapulisan natin dyan. Sana naman po, lubos-lubosin na po natin. Nag-imbestiga na po tayo eh. Di kunin na po. O bakit? Tama na yung imbestiga. Natin, yung kabilang panig din po, di ba? O bakit? Nag-complain ba yung kabilang panig? Hindi naman nag-complain ha. So yung kung ano yung ire-report, tama naman yung in-report niya dyan. Ha? So anong unfair doon? Anong unfair doon, Peps? Asa ng unfair doon, Peps? Dito po, nagkamali po kayo. Kaya nagkaroon po... Paano mo nalaman nagkamali? Abogado ka? Andong ka ba? Tuloy. Talaga ng justice for Aura. And I stand... Hindi ako nag-justice for Aura dahil unang-una, alam na namin na bias yung gagawin ni Rapi Tulfo. At si Rapi Tulfo ang nag-justice para kay Aura. At nakuryente siya nung lumabas yung CCTV. Huwag kami. For Aura. Pagpiansang pagpiansa kay Aura, nag-content ako, nakita ko na yung pagkakamali ni Rapi Tulfo. Ha? Eto, ginagawa nyo damage control. Buti na lang mga lodi, eto si Senator Rapi Tulfo. Tsunga. gumawa ng paraan para po malaman po natin talaga ang buong istorya. Skip na po. Buong istorya ng kasinungalingan. Tayo dito, mga lodi, no? Dahil dito, lalong nadiin... Oh, skip daw tayo doon sa part 1 na yun na ginawa niya. Kasi doon talaga nagmukhang tanga si Rapi Tulfo. Dito sa part 2 na pinapalabas na ito, damage control to. May video tayong ibabangga dito. Si Aura, sa mga testigong na interview po nila Senator Rapi Tulfo dito po sa RTA. Shoutout nga po pala at courtesy po sa kanilang video dito. Bibigyan lang po natin ng reaction. Panoorin niyo po ang video na mga na-interview po nila Senator Rapi Tulfo. Sa malam po ng patas na pamamahayag, kami po na... Kailan ka naging patas? Ha?
Kailangan naging patas, Rapi Tulfo. Gusto mo isa pa, mas matinding batas? Ha? Gusto mo to? With all his pride, sino palpal ang cup ng Makati? Ito yung title ng video niya. Tapos mga kabatas natin, 1.8 million views lang naman yan, one day ago. Ay, bihira na magkaganyan ng Rapi Tulfo in action na views, mga kabatas natin, no? Unless magandang-maganda yung kabit. No, ganyan, ganyan, nagkaka-views si Rapi Tulfo. Ngayon, mga kabatas natin, ito rin ang banat ngayon ng tadhana kay Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, sinupalpal ng CCTV. Naiwan tayo kanina, mga kabatas natin, sa ating discussion, yung iniwan natin ay kung saan itong si Rapi Tulfo tinuturuan si Mamang Pulis kung ano ang gagawin. Nung umpisa pa lang daw, dapat nag-complain na itong si Ora Brighella. Tanda! Huwag tayong lumilis, ha? Dadalin muna kita sa simula, Peps TV. Huwag kang lilihis. Huwag kang lilihis muna. Huwag ka munang lumihis. Alatang halata na namimili ka ng sasabihin mo dito sa video mo. Diba? Akala ko ba makikinig tayo sa dalawang panig? Pakinggan mo rin to. Kakalap ng mga videos na para makita po yung buong pangyayari. Gaganyan-ganyan ka. Ito po. Tandaan nyo kasi ito lang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ng marami dito, attorney, in flagrante delicto. Diba? In flagrante delicto, caught in the act. Tandaan nyo mga kabatas natin, yung mga polis natin, kung nandun sila, umpisa pa lang sa gulo, no? Naawat na yan. Hindi na sila nagkagulo ng ganyan. Tapos, o sige, sabihin natin mga kabatas natin, dumating yung polis may kaguluhan. Nagkaroon ng arestuhan. Ngayon, ang problema kasi dyan, kung walang magre-reklamo, kung walang witness, saan magbabase yung mga polis? Ano, Peps? Nakakaintindi ka ba? O gusto mo parang makinig sa abogado? Makinig ka pa rin. Saan magbabasa yung mga pulis? Wala! Pero, ang himala! Ang himala, mga kabatas natin! Si Rapi Tulfo, meron siyang kwento! Yes! Tulad nga lang sinasabi ko, sino pa yung bumubulong dito kay Rapi? Oh, parang ito, meron na rin kwento. Ito po ay warning sa mga manunood. Masailan po itong videos na mapapanood ninyo. Okay, palabas natin. Ito po yung manager ng bar kung saan po nagkagulo ang grupo ni Aura at saka yung sinasabi nilang Mark. Sa inyong mga ginawang investigasyon, yung mga bagay-bagay na hindi po nakita sa video, ano pa po yung pwede niyo may dagdag, sir? So, base po sa ano po sa nakalap po naming investigation po, una pong dumating si Mark. Dumating po siya na... Ito, guys, para malinaw. 2.3K views 21 hours ago, okay? Etong mga video natin, etong kay Attorney Libayan, 66K views, ilang ano, 6 days ago pa. So, ibig sabihin, nakatutok tayo dito. Etong sa akin, ilang araw, 5 days ago. O, konti lang yung views, manood kayo. Okay? 5 days ago. So, ibig sabihin, alam na natin, ayun no, Aura, laya na. Aurahan natin ng CCTV. Mga senador na sausaw, magsusorry kaya. O bakit? Sino yung mga senador na yon? Si Risa Hontiveros at saka si Rapi Tulfo. Bakit? Unang-una, mali yung pag-iimbestiga nyo. Kayo ang nag-imbestiga. Yung ginawa ng pulis, tama. O, pagdating dito kay Attorney Claire Castro, tama naman yung pag-iimbestiga ng pulis. Ha? Nag-report sa'yo, hiningi mo. Pero ikaw ang nagbigay ng mali siya. At ikaw ang nagbigay ng kasyungahan na LGBTQ kapakuno pro utot. Huwag kami. O ngayon, alam mo na ibig sabihin na homophobic. Tuloy natin to, si Peps. Nang 12:20 po. Okay. Forward natin to. Kasi alam na natin to, mga testigo. Alam na natin, simula pa lang lumabas yung CCTV. Alam na natin. Na si Aura yung may kasalanan. Okay? Hintayin natin yung reaction video niya. Gusto ko yung nagsasalita siya eh. Grupo po ni Aura dahil yung mga niya yung makasama. Ito po ni Aura. Nanghihi po daw. Ito po yung sinasabi nila. Pinaka magandang tanong. May senat. Mga niyang babae tao na kasama sa istorya na kaya nagwala si Aura sapagkat dinidepensan lamang niya yung makasama niyang babae na hinipuan ng grupo ni Mark. Okay po. Pinaka magandang tanong ni Senator Rapi Tulfo. Dahil ito po yung sinasabi nila na pinagmula ng gulo, lalong-lalo na po yung grupo ni Aura. Nanghihi po daw po, di umano o may na-chancingan ba, may hinawakan ba itong grupo ni Mark. Kaya po si Aura ay nagkaganyan, okay? O bakit? Yun naman yung totoo ah. Pero ano yung gusto ni Rapi Tulfo? Pakulong din ni Aura yung lalaki? Ay hindi, yun yung gusto ni Rapi Tulfo. Ipakilong din ni Aura yung lalaki. Pag nagsampa si Aura ng dapat nakakulong din yung lalaki.
dapat nakaposas din yung lalaki. Baka nakakalimutan mo yung Peps TV. Yun yung interview ni Rapi Tulfo na part 1. Hahanapin pa ba natin dito? Ang dami nag-upload niyan. Ha? Ang dami na nag-upload niyan. Wala nang kayo, edited na lang yung ginagawa niyo eh. Ano na yan eh? Damage control na to eh. Sagot. When it comes to that po, wala po talagang nangyaring ipuhan. Wala naman talaga eh. Si Rapi Tulfo lang ang nagsabi. Si Rapi Tulfo, yun yung totoo. Si Rapi Tulfo nagsabi niyan dun sa una. Kaya nga, di ba, nagmukhang ganun yung police? Porkit bagay, ganyan, ano? Kaya pinagbintangan niya na homophobic yung police? Kasi, ang iniisip niya, si Aura yung tama. Ha? At nandun, si, yung biyena niya, ay manugang niya na si, ano, si Attorney Garrett, di ba? May knowledge siya, first hand. Anong sabi ni Rapi Tulfo? So, nabaligtad pala yung issue kay Aura. Si Aura pala yung nabaligtad. Ano? Paano mo pabubulaanan yung mga lumabas sa bibig ni Rapi Tulfo na yan? Yan ang pinagsimulan yan. At saka yung kay Attorney Garrett. Sinong kumuryente kay Rapi Tulfo? Si Attorney Garrett. Tapos ngayon, damage control kayo dito. Ituturo nyo yung may kasalanan, yung police. Wag nga kami, porkit lumabas yung kung hindi lumabas yung CCTV, kawawa dito yung lalaki. Okay, so in short, sir, walang hindi nangyari yan. Yes po, upon reviewing the CCTV po, from the day from the time na dumating si Mark at dumating si Aura, they had like a party or sayawan. Yung police po, siguro para ipagtano ni Aura na wala naman pala. Sino kaya yung kaibigan ko no ni Aura na ano ba to, nilalayo nyo lang yung issue? Ha? Nilalayo nyo lang yung issue, Peps? Na alam naman na natin. Bakit hindi mo itanong kay Rapi Tulfo kung sino yung nag-post sa kanya niyan? Na pinaniwalaan niya na walang muka. Na netizen. Netizen lang naman, di ba? Netizen. O bakit hindi mo kaya itanong kay Rapi Tulfo yung tanong mo? Wala naman pala. Sino kaya yung kaibigan ko no ni Aura na hinipuan o chinansingan ng grupo nito ni Mark para ipagtanggol ni Aura? Eh bakit hindi mo ito nung uli kay Rapi Tulfo para malaman mo? Bakit? Yun yung sinabi nga uli dyan sa RTIA. Kaya nga binigyan ng pansin to at kinontent. Kasi mainit. Diba? Content-content lang Rapi Tulfo. Sino yung babae na yun? Kaya siguro, mga lodi, kung ma... diba? Kita mo ha, na-divert na nila. Ganito sila kagaling mag-twist. Na-divert na nila ngayon kung kanino galing yung information. Diba? Pinalalabas nila sino kaya. Ba't hindi mo alamin sa part 1 ni Rapi Tulfo? Diba? Andon? Diba nandon? Naka-post? Tuloy. Aalala nyo sa unang interview, doon po kay Sir, yung police po, sinabi po doon... Dinidikdik yung police eh, no? Damage control! Na wala pong nag-complain, na hinipo... Nako, nakakababa to ng ano, ng prinsipyo. Nakakababa to ng prinsipyo. Yung paniniwalaan mo, yung mga sinungaling pa. Dahil wala naman pala talaga! Mapunta naman po tayo sa iba naman pong in-interview, mga lodi. Marami-rami to. Pero ito po yung pinakagusto ko, yung bouncer na nasa pack ni Aura, mga lodi. Pakinggan nyo pong mabuti. Hindi na natin kailangan pakinggan kasi damage control lang kayo dyan. Ito pa ba to, mga Aura natics? Parang ang lalim natin to at saka parang... So ano bang pinatatamaan mo dito? Yung Aura natics? O si Rapi Tulfo na pinagtatanggol mo dahil kung hindi dahil to kay Rapi Tulfo, hindi natin malalaman yung katotohanan. Eh si Rapi Tulfo nga sumira sa sarili niya dyan eh. Then the damage control na lang siya eh, di ba? Tapos ngayon, ayaw na niyang tigilan si Aura. Pero nung unang video niya, di ba, panayang, ano niya? Panayang pagtanggol niya kay Aura, pati si Attorney Garrett. Bakit biglang si Attorney Garrett eh bumitaw, muntik na siyang mag-engage? Bakit? Kasi nalaman niya yung totoo, pero hindi niya sinabi kay Rapi Tulfo, kasi mapapaya si Rapi Tulfo sa ere. Mag-ano na lang tayo, damage control na lang tayo. Hi! Diin na po yung inyong pinagtatanggol kahit mali na nga. Ito. Ikaw din eh, diin na yung pinagtatanggol mo si Rapi Tulfo kahit mali na.
Flipa natin to. Apat to. Ha? Apat. Huli ako nagkakamali, ha? Ang sakit nito, no? Yung pinagtatanggol mo yung idol mo, tapos eh, sa huli pala, siya talaga yung... Yun nga eh, yung pinagtatanggol mo yung idol Rapitulfo mo eh, no? Tapos sa huli siya pala yung nakuryente. Diba? Siya pala yung nagpapakalat ng maling information. Siya pala yung nanira sa mga pulis. Tuloy. May kasalanan ng lahat. At ito pa yung nangyari sa bouncer. Ang nasa, hinahawakan well, na po si... Wala kami pakialam dyan. Para po, makuhol po si Mamaura hanggang sa pati po sa pulis po. Grabe naman pala yung ginawa ni Aura, pati yung pulis. Grabe, no? Si Aura na. Pati to ngayon, si Aura na, di ba? Si Aura na ngayon. Ididikdik nila para malihis kay Rapitulfo yung kasalanan. Utot nyo. So, ito na mga Lodi. Punta na po tayo sa isa pa. Yung waiter na nag-serve daw po di umano kay Aura. Wala tayong pakialam sa waiter. Okay, ba? Tapos nag-order po sa akin ng Jose Cuervo. Ano po mga in-order nila, sir? Tequila po. Okay. Jose Cuervo. Nakakabaliw nga itong Jose Cuervo, mga Lodi. I-request po sa akin ng isang baso na mangyelo na tap water daw. Nag-order ng tap water. Order po. Binigyan ng mga order. Okay. Hindi ko na po sinunod yung Pwede group. Ano? Pag celebrity. Ang ano ko, closing na lang po. Mm-hmm. Nakapag-buy mo pa siya, sir? Nakapag-buy yung niya? Nakapag-buy mo po yung nakuhuli na po yung closing time na po. Celebrity naman kasi talaga, no? Pag celebrity ka, sikat ka, vlogger ka, kung ano-ano man, lumalaki yung ulo mo. Oh, hindi ba kayo kasama doon, mga lumaki yung channel? Hindi ba kayo kasalid doon? Hindi ba ganun vlogger din si Rapitulfo? At lumaki ulo niya at ngayon ginagamit niya yung kapangyarihan niya bilang senador? At yung RTIA dinadala niya sa Senado? Ha? Hindi rin ba ano yun? Power tripping? Hindi ba corruption yon, Peps TV? Hindi nyo ba nakikita o hindi nyo lang tinitignan? Ayaw nyo lang pansinin. Ha? Hmm? Hanggang ngayon pa rin ba, bulag pa rin kayo sa katotohanan? Hanggang ngayon ba, bulag ka pa rin sa katotohanan? Hanggang kailan nyo ipagtatanggol itong si Aura? Hanggang kailan nyo ipagtatanggol itong si Rapitulfo? Hanggang kailan nyo gagawin yung mali na nga, kinakampihan nyo pa? Hanggang kailan nyo gagawin mo yung mali na nga? O, sama mo na yung mga Tulfonatics at kinakampihan nyo pa. Ito naman po sinasabing, kutungan nyo si Aura. Hindi ko rin sinasabing kutungan nyo si Rapitulfo. Ang gusto ko lang dito, mga Lodi, itama natin yung mali. Dahil... Ang gusto ko lang dito, mga nakikinig, mga kalapida, itama natin yung mali. At sumunod sa tama, sa proseso. Hindi si Rapitulfo, brand of justice. Kasi mapapahamak kayo dyan. Masisira ang buhay nyo, sabi ni Duterte. Tuloy. Kaya nga po, kapag pinagmumukha nating tama yung mali, eh... O, bakit? Ganon din naman ginagawa ni Rapitulfo, ha? Pinagmumukhang tama yung mali. Alin, yung ginawa niyang mali, dun sa unang video niya na nagmukha siyang tanga, ngayon, iibahin niya, titirahin niya ngayon si Aura, kasi bakit? Pahiyang-pahiya siya dun sa unang video. Sunog. Tuloy. Wala po talaga tayong pag-asenso sa ating bansang ito. Oh, wag mo idama yung bansa. Kung ganyan talaga, Senador, wala talaga tayong pag-asa sa bansa na to. Alam niyo yun, kinonsinti niyo yung maling gawain ng isang tao. Alam niyo, kinukonsinti niyo itong Senador na to? Diyos ko. Tapos kayo pa yung pa-victim. Tapos, ito hindi to pa-victim. Wala tong ano, wala, hindi nga ito marunong mag-sorry eh. Ito ba yung magiging, ito ba yung parang pinuno niyo? Hindi marunong mag-sorry yan. Ang gagawin niyan, gagawa uli na ibang issue para makalimutan. Damage control nga eh. Tuloy. Kasama siguro itong mga vlogger na to. Ayan. Justice for Aura. I stand for Aura. Kahit yung mga kapulisan natin, binagbabastos na nito ni Aura. Eh. Ang nambasto sa pulis, ang nambabasto sa pulis, eh itong si Rapitulfo. Dahil yung mga pulis, kahit bastusin ni Aura yan, may tamang proseso at tuhulihin nila yan at pwede nila yung kasuhan. Wag kami. Ha? Kasi kami, nakikinig kami sa tama at nakikinig kami sa batas. Nag-aaral kami. Hindi kami syunga-syunga. Kaya alam namin yung proseso. At alam din ng pulis na yung proseso na kahit anong gawin ni Aura dyan, bastusin man yan, pwede siyang mabalikan dun. Kaya nga, patong-patong yung kaso niya, di ba? May disobedient pa. Meron pang ano, resisting arrest. Ha? Nakalimutan mo yon? Patong-patong yung ano niyan, kaso. Ha? Balikan nga natin sinabi ni Peps. This for Aura. I stand for Aura. Kahit yung mga kapulisan natin, binagbabastos na nito ni Aura, eh, ganyan pa rin kayo dahil nga... O, bakit? Mga kapulisan natin, ilan ang pinagmumura at pinagmukhang tanga ni Rapitulfo?
At yung sundalong namatay, na hanggang kahit namatay na, binababoy pa rin niya. Ha? Ano? Celebrity, mabait na bata daw po, pero yung pagiging mabait na bata niya naman, hindi niya na-control yung Jose Cuervo sa kanyang utak at tagwala. Oh. Si Rapi Tulfo, hindi na niya makontrol yung kapangyarihan sa utak niya. Ganun lang kasimple. Kaya ito po, magbubulag-bulagan pa ba tayo? Ha, Peps? Magbubulag-bulagan pa ba tayo? Hindi nyo ba nakita yung katotohanan, Peps? Hindi nyo nakita yung katotohanan? O hindi nyo talaga tinitignan yung katotohanan? Kasi masakit. Truth hurts. Tuloy. Laging ina-advise ko sa inyo, kapag umiinom po kayo, utak, okay? Yung Jose Cuervo, mga Lodi, basta nagiinit daw po yung katawan nyo dyan, eh. Pagubarin si Mark. Kaya siguro pinaguhubad niya talaga at gustong-gusto niyang pagubarin si Mark. Dahil sa Jose Cuervo na... Oh, nagiging homophobic ka na rin. Ha? Nagiging homophobic ka na rin. Anong pinagkaiba niyo ngayon? Ha? Yan. Anak na tinapay naman, oh. Hanggang dito lang po, mga Lodi, at sana naman... Oh, hanggang dito lang po. Sana may mga wala kayong natutunan dito. Huwag niyo pong tatanggapin yun. Ha? Nakita na natin kung ano yung tama at mali. Kita mo, 21 hours ago ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano yung mga katotohanan. Imposible yan, Peps TV. Imposible yan. 21 hours ago, hindi mo alam kung ano nangyari sa unang interview ni Rapi Tulfo. At inedit nyo ng ganyan yan para malinis yung pangalan ni Rapi Tulfo. Nakalat na dito. Ayan o. Oh. Oh. Ayan pa ako. Ayan po. Oh. Paglaya pa lang ni Aura, alam ko no. Alam ko na yung mga istorya ni ano diyan ni Rapi Tulfo diyan. At marami na nakakaalam diyan. Tungkol sa gusto mo pa ba ng konti? Na parang lahat alam niya, lahat nakakapag-imbento siya sa utak niya. May sariling mundo. Alam ko ano ang nangyayari. Ano nangyayari ngayon, Rapi Tulfo? Tinuturuan mo na dapat patas kayo sa imbestigasyon, pero pinipilit niyo na mag-side sila kay Aura. Oh, Rapi Tulfo. 'Di ba? 'Yun yung totoong nangyari, Peps. 'Yun yung totoong nangyari dun sa unang interview. Pinipilit yung magsinungaling yung mga pulis para mag-side kay Aura. 'Yun ang totoong interview. Hindi itong pinapakita mo. Huwag kami. Tuloy. Kala mo tapos na? Konting utak. Jutay na utak. Peps, hindi ako nagsabi nun ha. Jutay na utak. Tuloy. Juts na utak. Basit. Basit lang, basit. Ilocano. Basit na utak. Dais at labat. Wala. Oh my goodness. Let's go. Ganun po dapat. Dapat po, since si sinalaki po nagreklamo dito kay Aura. Sabi dito, totoo ba? Sa tingin ko hindi mangyayari yan. Yan naman, kung may authority to practice siya, malamang baka bibigyan naman ni Rapi Tulfo yan. Kasi ito, under the, ano yun. Pero pwede naman, mangyayari yan. Ewan ko lang ako may authority. Oh, bibigay ko sa'yo yung link ba? Ano? Kailangan ko pa ba ibigay sa'yo yung link? Oh, ito na lang yung title, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Ito, panoorin mo para maano. Balikan mo yung video, ano, Peps TV, para maniwala ka. Ha? Sino ang mali ayon kay Rapi Tulfo? Okay, 6 days ago. Oh. 6 days ago. Peps, eto unahin mo. Pakinggan mo bago ka mag-comment. Para hindi ka rin makuryente. Okay? Mga kalapid, may pasok bukas and stop recording.